I will give some demo, little demo lang naman for para sa makeup nyo. Ayan. So, ito, liquid foundation. It's foundation muna yung ilalagay natin para may basis tayo. Pag maglalagay ng foundation, hindi siya dapat masyadong makapal kasi after foundation, maglalagay pa ulit tayo ng pressed powder. So, para hindi siya masyadong maputi tingnan yung mukha. Okay, so... Dapat kasama ko dyan. Always part sa my cheek. Intindahan nyo yun? Alam nyo yung cheek? Hindi. Ilong ang ala. After ng foundation, nalagay na tayo ng pressed powder. Always start sa cheeks, tapos light lang yung color sa eyes. Okay, tapos yung kahit yung dito sa may forehead, kahit light lang siya, madampian lang, okay na. Right. Okay lang palang mag-overlock yung powder sa lips. Kasi yung kapag yung powder, nakakatulong siyang magpatagal ng lipstick. Okay, so ito, maglalagay tayo ng base para sa eyeshadow. Eyeshadow na tayo, tapos na tayo sa face. So, hinapin. Anong color niyan, the first place? Mas maganda kung ano, yung natural color lang. Okay, natural color. Pero, ano kasi ito, may parang pinkish na may glitter-glitter para at least. Ito yung hindi naman lahat malalagyan din sa matay. Parang yung... dito, magiging ano siya, ganyan lang siya. So, at least may glitter-glitter siya. So, ganda yung ganda. Pwede bang glitters na lang yung binibili sa anong ilagay dyan sa mata? Ay, ikaw na. Ayan, oh. Beautiful, oh. Okay. Okay, so maglalagay naman na tayo eyeshadow after ng base. Pag maglalagay ng dark color na eyeshadow, always part yun sa may, dito sa eye na to, sa part na to. Tapos ang stroke niya is yung pag-anon. Kapag naman light color yung gagamitin, always start dito, papag-anon. Okay, so ito. Dark color na yung gagamitin ko since for music fest naman, pag music fest, kailangan makapal yung makeup. Dark siya, para pag kahit lang sa malayo, kitang-kita. Okay, so, ito, pinag-combine ko yung color. Dark na brown, tapos parang violet. What's your hand? Kanilap ko. Wow! Okay lang kahit na magkaroon ng scatter dito sa baba. Kasi, mamaya sasabihin ko sa inyo importance, makakatulong din siya para mas magandang effect niya sa mata. So, okay lang kahit sumubo siya.
Oh, may nag-text ako. So, maglalagay naman tayo ng eyeliner sa baba. Sa ilong, sa ilong. So, yung dito yung liquid eyeliner is yun, ayan, dyan. Light lang kasi yung liquid eyeliner ko. Kung makakalap kayo nung medyo dark na eyeliner, oh, mas okay yun. Bila ito. Always start dito, pag ganun. Kasi dapat pagdating dito sa may, dito sa part na to, light lang siya. As much as possible, kung pwede, kahit wala, okay lang. Okay, so after lagyan ng black, pwede kayo maglagay nitong white na liquid eyeliner para dito, para medyo bukas yung mata ng tingnan. Kung wala kayong ganito na eyeliner na white, kahit yung, kung yung eyeshadow slays yung parang ganito, yung nag-glitter-glitter siya, para nag-glimmer siyang tingnan, yun na lang yung gamitin yung ilalagay nga doon. Okay lang naman, na-try ko na siya. So, nilagyan mo ng eyeliner na black then white. Pero sa taas na siya. Yung doon, no? Yung dito sa part na to. Saan? Yung pinaka dito. Yung parang anong tawag doon sa part? Hindi ko alam. Basta alam. Kasi yung parang wet na ano part, yung dito. Sige, pang na yung wet part. Yung parang makini. Saan ba nilalagay yung eyeliner talaga, yung black? Hindi ba dun sa wet part din? Pwede din sa doon, kaya lang kasi kapag yung black mo yung nilagay mo dyan, parang mas sa labas, mas nagkakaroon siya ng buhay. So yung black part is sa medyo outer layer siya. Okay, ngayon na nga ilalagay ko yung mascara. Kapag ka pala, pag nakita niyo sa eyeliner niya, pag naglagay kayo ng white dito, tapos parang hindi siya nag-fit, okay lang kahit ilagay niya na lahat yung black para mas mabuhay siyang tingnan. Okay, so eto mascara. Ang tingin lang dito na nalagay niya dapat is eye level lang. Okay, para tapos huwag titingin sa taas, huwag titingin sa baba kasi ano to, mata. So pag tumingin kayo sa taas or tumingin sa baba, didikit agad siya dun sa skin. Nasisira na yung ano. Okay? Pag naglalagay ng mascara, always start dito sa part na to. Tapos ang push niya is, parang pag naglagay kayo is, di ba, paganyan. Tapos igaganan nyo konti. Tapos ang push niya is yung pagitna. Paganan siya. Para yung pilik mata mo pumunta sa gitna, mas ma-curl siya paganon. Pero kung wala kayong mascara, tapos wala rin kayong eye curler, katulad mo ngayon wala eye curler, kasi hindi na ako sanay maglagay ng eye curler. I suggest na gumamit na lang kayo ng false eyelashes para mas mabuhay tingnan yung mata nyo. Tsaka mas magda-dark yung dito, which is yung lining yung importante para mas mabuhay yung mata. Kahit mag-observe kayo ng mga artist na dark yung eyeshadow, pero gumamit sila ng false eyelashes na mas mabuhay yung mata. Kaya ako ulit eyeshadow, kasi yung eyeshadow na to is nag-glimmer siya. So, para magkaroon ng effect, medyo mabuhay yung sa mata dito. Itong part na to, yun yung lalagyan. Kahit straight mo lang siyang lagyan, okay lang. Sobra, okay lang yun na gumamit kayo ng first powder ulit at kung ano nyo.
gano'n ka is yung sa eyebrows. Pag maglalagay kayo ng, ano, ng pencil sa eyebrows, ano, siguraduhin nyo lang na huwag masyadong makapal, huwag rin, para hindi siya masyadong dark tingnan, parang Dracula na yung dark. So, ayan. Yung iba, sundan lang yung stroke nung kilay. Yung iba, di ba, nagpapatato na lang? Oo, kasi wala na yung kilay nila. Parang meron nga silang kilay pero sobrang light. Mm-hmm. So ano yun, parang pinapabunot nila and then tatato? Or? Hindi ko sure kasi. Or parang pinapatungan na lang nila ng tato yung... Baka pinapatungan. Nice. Pagka lagay niyan, kailangan yung scatter ka. Kasi pag ganyan lang, parang ang dugyot tingnan. So, para mas malinis, try niya na gamitin yung ganito. Or kung may brush kayo, gamitin niyo ng brush. Pero kasi natatakot ako, ito sa mga nasaktan ko siya, may brush ako. So, yan din napansin niya, medyo nag-ano yung kilay ni Kita. Nag-brown-brush ang tingnan. Mas magandang tingnan yung kilay, yung effect. Alright. So, ngayon maglalagay ako ng blush on. Nakalimutan ko kasi yung mousse na blush on ko. Kung alam niyo yung mga ibang members, yung mga dati pa na nanimake-upan ko rin, naglalagay mo lang ako ng mousse para dito. Kasi hindi ko na nilalagay. Kasi yun, kasi nakalimutan ko siyang balin. So, ito na lang loose powder na blush on yung gagamitin natin. So, pag maglalagay ng blush on, always yung, ay kahit na lang, sabihin nyo na lang dun sa lalagyan nyo, is yung parang smile. Kasi ang importante yung dito malagyan. Tapos, diretso yan, up to dun sa up, sa taas ng tenga. Yung paglalagay ng blush on. Para yung cheekbone mo medyo tumaas. Okay. Tapos pag maglalagay ng blush on, hindi lang sa cheek. Maglalagay ka rin sa may nose para at least magkaroon ng parang nose line. Tapos yung dito mo, parang hindi siya pantay, di ba? Pag tinignan mo, parang hindi pantay. So, maglagay ka rin dito, tsaka dito. Kahit daanan lang. Ay, so, nalagay na ako.